Kabanata 20. Ang kakulangan ng paglikha ng mabuting gawi. Ang mga gawi ay lumilikha ng pundasyon para sa karunungan. Sa chess, ito ay pagkatapos lamang ng mga pangunahing paggalaw ng mga piyesa, ay naging automatiko na ang isang manlalaro, ay maaaring tumutok sa susunod na antas ng laro. Ang bawat piraso ng impormasyon na isinasaulo, ay nagbubukas ng espasyo sa pag-iisip para sa mas masikap na pag-iisip. Ito ay totoo para sa anumang pagsisikap. Kapag alam mo nang mabuti ang mga simpleng paggalaw, na magagawa mo ang mga ito nang hindi nag-iisip, malaya kang bigyang pansin ang mas advanced na mga detalye. Sa ganitong paraan, ang mga gawi ay ang pundasyon ng anumang pagsisikap na maging mahusay. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng mga gawi ay may halaga. Sa una, ang bawat pag-uulit ay nagkakaroon ng pagtaas, bilis, at kasanayan. Ngunit pagkatapos, habang nagiging automatiko ang isang ugali, nagiging mas sensitibo ka sa mga feedback. Nahuhulog ka sa walang kabuluhang pag-uulit. Nagiging mas madaling hayaan ang mga pagkakamali. Kapag nagawa mo ito ng sapat at mabuti sa autopilot, hihinto ka upang mag-isip kung paano ito gagawin ng mas mahusay. Ang kabaligtaran ng mga gawi ay nagagawa natin ang mga bagay nang hindi nag-iisip. Ang negatibong mga gawi ay nagsasanay sa iyo sa paggawa ng mga bagay, sa isang tiyak na paraan at huminto sa pagbibigay pansin, sa maliliit na pagkakamali. Ipinapalagay mo na ikaw ay nagiging mas mahusay dahil nakakakuha ka ng karanasan. Sa totoo lang, pinapalakas mo lang ang iyong mga kasalukuyang gawi, at hindi pinapabuti ang mga ito. Sa katunayan, ipinakita ng ilang pananaliksik na kapag ang isang kasanayan ay pinagkadalubhasaan, karaniwang may bahagyang pagbaba sa pagganap sa paglipas ng panahon. Karaniwan, ang menor de edad na pagbaba sa pagganap ay walang dahilan para mag-alala. Hindi mo kailangan ng isang sistema upang patuloy na mapabuti kung gaano ka kahusay magsipilyo ng iyong mga ngipin, o sa pagtali ng iyong mga sapatos, o sa paggawa ng iyong isang tasa ng tsaa tuwing umaga. Sa mga gawi na tulad nito, ang sapat na mabuti ay karaniwang sapat na mabuti. Ang mas kaunting enerhiya na iyong ginugugol, sa mga walang kabuluhang pagpipilian, mas maaari mong gastusin ito sa kung ano ang talagang mahalaga. Gayunpaman, kapag gusto mong i-maximize ang iyong potensyal at makamit ang mga elite na antas ng pagganap, kailangan mo ng panibagong diskarte. Hindi mo maaaring ulitin ang parehong mga bagay ng walang pangamba at inaasahan na maging pambihira. Ang mga gawi ay kinakailangan, ngunit hindi sapat para sa karunungan. Ang kailangan mo ay isang kombinasyon ng mga automatikong gawi at sinasadyang pagsasanay. Mga gawi plus sinasadya na pagsasanay equals pagiging mahusay. Upang maging mahusay, ang ilang mga kasanayan ay kailangang maging automatiko. Kailangang makapag-dribble ang mga manlalaro ng basketball nang hindi na ito iniisip bago sila magpatuloy sa pagmaster ng mga layup gamit ang kanilang nangingibabaw na kamay. Kailangang ulitin ng mga surgeon ang unang paghiwa ng napakaraming beses na magagawa nila ito nang nakapikit ang kanilang mga mata upang makapag-focus sila sa daan-daang mga variable na lumitaw sa panahon ng operasyon. Ngunit pagkatapos na makabisado ang isang ugali, kailangan mong bumalik sa masipag na bahagi ng trabaho at simula ng pagbuo ng susunod na ugali. Ang pagiging dalubhasa ay ang proseso ng pagpapaliit ng iyong pagtuon sa isang maliit na elemento ng tagumpay, pag-uulit nito hanggang sa ma-internalize mo ang kasanayan, at pagkatapos ay gamitin ang bagong ugali na ito bilang pundasyon upang sumulong sa susunod na hangganan ng iyong pag-unlad. Nagiging mas madali ang mga lumang gawain sa pangalawang pagkakataon, ngunit hindi ito nagiging mas madali sa pangkalahatan, dahil ibinubuhos mo na ang iyong lakas sa mga susunod na hamon. Ang bawat ugali ay nagbubukas sa susunod na antas ng pagganap. Ito ay isang walang katapusang cycle. Pagmaster ng isang ugali, pagiging automatiko, mga gawi, pag-uulit, pagmaster ng isang larangan, kasanayan, pag-uulit. Figure number 16. Ang proseso ng pagmamaster ay nangangailangan na unti-unti mong gagawin ang mga pagpapabuti sa isa't isa. Ang bawat ugali ay bubuo sa huli, hanggang sa maabot ang isang bagong antas ng pagganap
at ang isang mas mataas na hanay ng mga kasanayan ay maging pangkalahatan. Bagamat makapangyarihan ang mga gawi, ang kailangan mo ay isang paraan, upang manatiling mulat sa iyong pagganap sa paglipas ng panahon, upang patuloy kang hubugin at pagbutihin. Ito ay tiyak na sa sandaling magsimula kang maramdaman na ikaw ay meron ng kakayahan, sa sandaling ang mga bagay ay nagsisimula ng automatiko, at ikaw ay nagiging komportable, dapat mong iwasang mahulog sa bitag ng kasiyahan. Narito ang solusyon. Magtatag ng isang sistema para sa pagmameditate at pagsusuri. Kung paano suriin ang iyong mga gawi at gumawa ng mga pagsasaayos. Noong 1986, ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng isang pinakamahuhusay na koponan sa basketball, ngunit bihira silang maalala sa ganoong paraan. Sinimulan ng koponan sa taong 1985 hanggang 1986 NBA season na may kahangahangang 29-5 record. Sinasabi ng mga eksperto na maaaring kami ang pinakamahusay na koponan sa kasaysayan ng basketball, sabi ni Head Coach Pat Riley pagkatapos ng season. Nakapagtataka, nalaglag ang Lakers noong 1986 playoffs at natalo sa pagtatapos ng season sa Western Conference Finals. Ang pinakamahusay na koponan sa kasaysayan ng basketball ay hindi man lang nakalaro para sa kampiyonato ng NBA. Pagkatapos noon, napagod na si Riley na marinig ang tungkol sa kung gaano kahusay ang kanyang mga manlalaro, at tungkol sa kung gaano kalaki ang pangako ng kanyang koponan. Ayaw niyang makakita ng mga kislap ng kinang na sinusundan ng unti-unting pagkawala ng pagganap. Gusto niyang maglaro ang Lakers ng may potensyal gabi-gabi. Noong tag-araw ng 1986, gumawa siya ng plano para gawin iyon, isang sistema na tinawag niyang Career Best Effort Program o CBE. Noong unang sumali ang mga manlalaro sa Lakers, paliwanag ni Riley, sinusubaybayan namin ang kanilang mga estatistika sa basketball, hanggang sa high school. Ginawa ko ito sa pamamagitan pagkuha ng kanilang numero. Naghahanap kami ng tumpak na sukatan kung ano ang magagawa ng isang manlalaro, pagkatapos ay isama siya sa aming plano para sa koponan, batay sa paniwala na pananatilihin niya at pagkatapos ay pagbutihin ang kanyang mga average. Pagkatapos matukoy ang baseline na antas ng pagganap ng manlalaro, nagdagdag si Riley ng mahalagang hakbang. Hiniling niya sa bawat manlalaro na pagbutihin ang kanilang output ng hindi bababa sa 1% sa kabuuan ng season. Kung magtagumpay sila, ito ay isang CBE o Career Best Effort. Katulad ng pangkat ng British Cycling na tinalakay natin sa Kabanata 1, hinahangad ng Lakers ang pinakamataas na pagganap sa pamamagitan ng bahagyang pagpapabuti bawat araw. Maingat na itinuro ni Riley na ang CBE ay hindi lamang tungkol sa mga puntos o estatistika, kundi tungkol sa pagbibigay ng iyong pinakamahusay na pagsisikap sa espiritual at mental at pisikal. Ang mga manlalaro ay nakakuha ng kredito para sa pagpayag sa isang kalaban na babangga sa iyo, kapag alam mong may foul na ipapataw laban sa kanya, pagsagip sa bola, paghabol sa mga rebound, kung makukuha mo sila o hindi, pagtulong sa isang kasamahan sa koponan kapag ang manlalaro na kanyang binabantayan ay lumampas sa kanya, at iba pang mga gawa na maisakatuparan. Bilang halimbawa, sabihin natin na si Magic Johnson, ang Lakers star player noong panahong iyon, ay may 11 puntos, 8 rebounds, 12 assists, 2 steal, at 5 turnovers sa isang laro. Nakakuha din si Magic ng kredito para sa isang malabayani na paggawa sa pamamagitan ng pagsajep and sa bola. Sa wakas, naglaro siya ng kabuoang 33 minuto sa larong ito. Ang mga bilang ng numero ay 11, 8, 12, 2, 1 ay may kabuoang bilang na 34. Pagkatapos, ibawas natin ang 5 turnovers, 34-5, upang makuha ang 29. Hatiin natin ang 29 sa 33 minutong nilalaro. 29/33 katumbas 0.879 ang numero ng CBE ng Magic dito ay magiging 879. Ang numerong ito ay kinakalkula para sa lahat ng laro ng manlalaro, at ito ang average na CBE na hiniling na pahusayin ng isang manlalaro, ng 1% sa buong season. Inihambing ni Riley ang kasalukuyang CBE ng bawat manlalaro,
hindi lamang sa kanilang mga nakaraang pagganap, kundi pati na rin sa iba pang mga manlalaro sa liga. Tulad ng sinabi ni Riley, niraranggohan namin ang mga miyembro ng koponan, kasama ang mga kalaban sa liga, na gumaganap ng parehong posisyon, at may katulad na mga kahulugan ng tungkulin. Sinabi ng manunulat ng sports na si Jackie McMullen, tinawag ni Riley ang mga nangungunang performers sa liga bawat linggo, at sinukat sila laban sa mga kaukulang manlalaro sa kanyang sariling listahan. Ang mga matitigas at maaasahang manlalaro ay karaniwang nag-rate ng score noon ng 600, habang ang mga elite na manlalaro ay nakakuha ng hindi bababa sa 800. Si Magic Johnson, na nagsumite ng 138 triple-double sa kanyang karera, ay madalas na nakakuha ng higit sa 1,000. Binigyang diin din ng Lakers ang taon-sa-taon na pag-unlad, sa pamamagitan ng paggawa ng mga makasaysayang paghahambing ng data ng CBE. Sinabi ni Riley, isinalanzon namin ang buwan ng Nobyembre taong 1986, kasunod ng Nobyembre taong 1985, at ipinakita sa mga manlalaro kung mas mahusay o mas masama ang kanilang ginagawa, kaysa sa parehong punto noong nakaraang season. Pagkatapos ay ipinakita namin sa kanila kung paano ang kanilang mga bilang ng pagganap para sa Disyembre taong 1986, nakasalansan laban sa Nobyembre. Inilunsad ng Lakers ang CBE noong Oktubre taong 1986. Makalipas ang 8 buwan, naging kampiyon sila ng NBA. Nang sumunod na taon, pinangunahan ni Pat Riley ang kanyang koponan sa isa pang titulo, dahil ang Lakers ang naging unang koponan sa loob ng 20 taon, ay nanalo ng back-to-back NBA championships. Pagkatapos, sinabi niya, ang pagpapanatili ng pagsisikap ay ang pinakamahalagang bagay para sa anumang negosyo. Ang paraan para maging matagumpay ay ang matutunan kung paano gawin ang mga bagay ng tama, pagkatapos ay gawin ang mga ito sa parehong paraan sa bawat oras. Ang programa ng CBE ay isang pangunahing halimbawa ng kapangyarihan ng reflection at pagsusuri. Talented na ang Lakers. Tinulungan sila ng CBE na masulit kung ano ang mayroon sila, at tiniyak na bumuti ang kanilang mga gawi sa halip na tumanggi. Ang reflection at pagsusuri ay nagbibigay daan sa pangmatagalang pagpapabuti ng lahat ng mga gawi, dahil ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong mga pagkakamali, at tumutulong sa iyo na isaalang-alang ang mga posibleng hakbang para sa pagpapabuti. Kung walang reflection, maaari tayong gumawa ng mga dahilan, lumikha ng mga rationalization, at magsinungaling sa ating sarili. Wala tayong proseso para matukoy kung mas maganda o mas masahol pa ang performance natin kumpara kahapon. Ang mga nangungunang gumaganap sa lahat ng larangan ay nakikibahagi sa iba't ibang uri ng mga reflection at pagsusuri, at ang proseso ay hindi kailangang maging komplikado. Ang Kenyan runner na si Eliud Kipchoge ay isa sa mga pinakadakilang marathoner sa kasaysayan at isang Olympic gold medalist. Nagsusulat pa rin siya pagkatapos ng bawat pagsasanay, kung saan nireview niya ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon, at naghahanap ng mga bahagi na maaaring pagbutihin. Katulad nito, itinala ng gold medal swimmer na si Katie Ledecky, ang kanyang wellness sa sukat na 1-10, at may kasamang mga tala sa kanyang nutrisyon, at kung gaano siya kahusay sa pagtulog. Itinatala din niya ang mga oras na naipost ng ibang mga manlalangoy. Sa katapusan ng bawat linggo, sinusuri ng kanyang coach ang kanyang mga tala, at idinaragdag ang kanyang mga nasa isip. Ito ay hindi lamang mga atleta, kapag naghahanda ang komedyanteng si Chris Rock ng bagong material, lalabas muna siya sa maliliit na nightclub ng 12-12 beses, at susubukan ang daan-daang mga jokes. Nagdadala siya ng notepad sa entablado, at itinatala kung aling mga bahagi ang napupunta ng maayos at kung saan kailangan niyang gumawa ng mga pagsasaayos. Ang ilang mga pamatay na linya ay humuhubog sa pundasyon ng kanyang bagong palabas. May alam akong mga executive at investor na nag-iingat ng decision journal, kung saan itinatala nila ang mga pangunahing desisyon na ginagawa nila bawat linggo, kung bakit nila ginagawa ang mga ito, at kung ano ang inaasahan nilang magiging resulta. Nire-review nila ang kanilang mga pinili sa katapusan ng bawat buwan o taon,
upang makita kung saan sila naging tama at kung saan sila nagkamali. Ang pagpapabuti ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga gawi, ito ay tungkol din sa pag-aayos sa kanila. Tinitiyak ng reflection at pagsusuri na ginugugol mo ang iyong oras sa mga tamang bagay, at gagawa ng mga pagsasaayos ng kurso kung kinakailangan, tulad ng pagsasaayos ni Pat Riley sa pagsisikap ng kanyang mga manlalaro gabi-gabi. Hindi mo nais na patuloy na magsanay ng isang ugali kung ito ay hindi epektibo. Sa personal, gumagamit ako ng dalawang pangunahing paraan ng reflection at pagsusuri. Tuwing Disyembre, nagsasagawa ako ng taunang pagsusuri, kung saan naiisip ko ang nakaraang taon. Tinataya ko ang aking mga gawi para sa taon, sa pamamagitan ng pagbibilang, kung gaano karaming mga artikulo ang naipublish ko, kung gaano karaming mga ehersisyo ang nagawa ko, kung gaano karaming mga bagong lugar ang aking binisita, at iba pa. Pagkatapos, iniisip ko ang aking pag-unlad, o kakulangan nito, sa pamamagitan ng pagsagot sa tatlong tanong. 1. Ano ang naging maganda ngayong taon? 2. Ano ang hindi naging maganda sa taong ito? 3. Ano ang natutunan ko? Pagkalipas ng 6 na buwan, kapag umuusad ang tag-araw, nagsasagawa ako ng integrity report. Tulad ng lahat, marami akong pagkakamali. Tinutulungan ako ng aking ulat sa integridad na matanto, kung saan ako nagkamali at nag-uudyok sa akin na bumalik sa kurso. Ginagamit ko ito bilang isang oras upang muling bisitahin ang aking mga pangunahing halaga, at isaalang-alang kung ako ay namumuhay alinsunod sa mga ito. Ito ay kapag naiisip ko ang aking pagkakakilanlan, at kung paano ako magsisikap tungo sa pagiging uri ng tao na nais kong maging. Sinasagot ng aking taunang integrity report ang 3 tanong. 1. Ano ang mga pangunahing halaga na nagtutulak sa aking buhay at trabaho? 2. Paano ako nabubuhay at nagtatrabaho ng may integridad ngayon? 3. Paano ako makakapagtakda ng mas mataas na pamantayan sa hinaharap? Ang 2 ulat na ito ay hindi masyadong nagtatagal, ilang oras lang bawat taon, ngunit ang mga ito ay mahalagang panahon ng pagpapabuti. Pinipigilan nila ang unti-unting pagkawala na nangyayari kapag hindi ko pinapansin. Nagbibigay sila ng taunang paalala na muling bisitahin ang aking nais na pagkakakilanlan, at isaalang-alang kung paano nakakatulong ang aking mga gawi na maging uri ng taong nais kong maging. Ipinapahiwatig nila kung kailan ko dapat i-upgrade ang aking mga gawi at harapin ang mga bagong hamon at kung kailan ko dapat i-dial pabalik ang aking mga pagsisikap at tumuon sa mga pangunahing kaalaman. Ang reflection ay maaari ring magdala ng isang pakiramdam ng pananaw. Ang mga pang-araw-araw na gawi ay makapangyarihan dahil sa kung paano sila pinagsama, ngunit ang labis na pag-aalala tungkol sa bawat araw-araw na pagpipilian ay tulad ng pagtingin sa iyong sarili sa salamin mula sa 1 pulgada ang layo. Makikita mo ang bawat dikasakdalan at mawala sa paningin mo ang mas malaking larawan. Masyadong maraming feedback. Sa kabaligtaran, ang hindi pagrerepaso sa iyong mga gawi ay parang hindi tumitingin sa salamin. Hindi mo alam ang mga depekto na madaling ayusin, isang lugar sa iyong kamiseta, kaunting pagkain sa iyong bibig. Masyadong kaunti ang feedback. Ang panapanahong reflection at pagsusuri ay tulad ng pagtingin sa iyong sarili sa salamin mula sa malayong pakikipag-usap. Maaari mong makita ang mahalagang pagbabago na dapat mong gawin nang hindi nawawala sa paningin, ang mas malaking larawan. Gusto mong tingnan ang buong hanay ng bundok. Sa wakas, ang reflection at pagsusuri ay nag-aalok ng 1 mainam na oras upang muling bisitahin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbabago ng pag-uugali at pagkakakilanlan. Kung paano sirain ang mga paniniwala na humahadlang sa iyo. Sa simula, ang pag-uulit ng 1 ugali ay mahalaga upang makabuo ng ebidensya ng iyong nais na pagkakakilanlan. Habang nananatili ka sa bagong pagkakakilanlan na iyon, gayunpaman, ang mga parehong paniniwalang iyon ay makakapigil sa iyo mula sa susunod na antas ng paglago. Kapag nagtatrabaho laban sa iyo, ang iyong pagkakakilanlan ay lumilikha ng 1 uri ng pagmamalaki, na naghihikayat sa iyo na tanggihan ang iyong mga kahinaan at pinipigilan kang lumago. Ito ay isa sa mga pinakamalaking downsides ng mga gawi sa pagbuo.
Kung mas sagrado sa atin ang isang ideya, iyon ay mas malalim na nakatali sa ating pagkakakilanlan. Mas malakas nating ipagtatanggol ito laban sa mga kritisismo. Nakikita mo ito sa bawat industriya. Ang guru sa paaralan na hindi pinapansin ang mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo, at nananatili sa kanyang sinubukan at totoong mga lesson plan. Ang veteranong manager na nakatuon sa paggawa ng mga bagay sa kanyang paraan. Ang surgeon na tinatanggihan ang mga ideya ng kanyang mga nakababatang kasamahan. Ang banda na gumagawa ng isang kapansin-pansing unang album, at pagkatapos ay natigil sa isang pag-aari. Kung mas mahigpit tayong kumapit sa isang pagkakakilanlan, mas nagiging mahirap na lumago sa kabila nito. Ang isang solusyon ay upang maiwasan ang paggawa ng anumang solong aspeto ng iyong pagkakakilanlan bilang isang napakalaking bahagi ng kung sino ka. Sa mga salita ng mamumuhunan na si Paul Graham, panatilihing maliit ang iyong pagkakakilanlan. Kung higit mong hinahayaan ang isang paniniwala na tukuyin ka, mas mababa ang kakayahan mong umangkop kapag hinahamon ka ng buhay. Kung italim mo ang lahat sa pagiging point guard o partner sa firm o kung ano paman, kung gayon ang pagkawala ng aspeto ng iyong buhay ay sisira sa iyo. Kung ikaw ay isang vegetarian at pagkatapos, ay magkakaroon ng kondisyong pangkalusugan na pumipilit sa iyong baguhin ang iyong dieta, magkakaroon ka ng krisis sa pagkakakilanlan sa iyong mga kamay. Kapag masyado kang kumapit sa isang pagkakakilanlan, nagiging mahina ka. Kung mawawalan ka ng isang bagay ay mawawala ka rin sa iyong sarili. Para sa karamihan ng mga kabataan, ang pagiging isang atleta ay isang pangunahing bahagi ng aking pagkakakilanlan. Matapos ang aking karera sa baseball, nahirapan akong hanapin ang aking sarili. Kapag ginugol mo ang iyong buong buhay sa pagtukoy sa iyong sarili, sa isang paraan at nawala iyon, sino ka na ngayon? Ang mga veterano ng militar at dating negosyante ay nag-uulat ng mga katulad na damdamin. Kung ang iyong pagkakakilanlan ay nakabalot sa isang paniniwala tulad ng, "Ako ay isang mahusay na sundalo," ano ang mangyayari kapag natapos na ang iyong panahon sa serbisyo? Para sa maraming may-ari ng negosyo, ang kanilang pagkakakilanlan ay isang bagay sa linya na, "Ako ang CEO o ako ang nagtatag." Kung ginugol mo ang bawat sandali ng pagpupuyat sa pagtatrabaho sa iyong negosyo, ano ang mararamdaman mo pagkatapos mong maibenta ang kumpanya? Ang susi sa pagpapagaan ng mga pagkawala ng pagkakakilanlan na ito ay ang muling tukuyin ang iyong sarili upang mapanatili mo ang mahahalagang aspeto ng iyong pagkakakilanlan kahit na magbago ang iyong partikular na tungkulin. Ako ay isang atleta na naging, ako ang uri ng tao na matigas ang isip at mahilig sa pisikal na hamon. Ako ay isang mahusay na sundalo na naging, ako ang uri ng tao na disiplinado, maaasahan, at mahusay sa isang team. Ako ang CEO ay naging, ako ang uri ng tao na bumubuo at gumagawa ng mga bagay. Kapag mabisang pinili, ang isang pagkakakilanlan ay maaaring maging flexible sa halip na mahirap. Tulad ng tubig na dumadaloy sa paligid ng isang balakid, ang iyong pagkakakilanlan ay gumagana sa nagbabagong mga pangyayari sa halip na laban sa kanila. Ang mga gawi ay naghahatid ng maraming benepisyo, ngunit ang downside ay maaari tayong makulong ng mga ito sa ating mga dating pattern ng pag-iisip at pagkilos kahit na nagbabago ang mundo sa ating paligid. Ang lahat ay hindi permanente. Ang buhay ay patuloy na nagbabago, kaya kailangan mong panapanahong mag-check upang makita kung ang iyong mga dating gawi at paniniwala ay nagsisilbi pa rin sa iyo. Ang kakulangan ng kamalayan sa sarili ay lason. Ang pagninilay at pagsusuri ay ang panlunas. Buod ng kabanata, ang kabaligtaran ng mga gawi ay nagagawa natin ng mga bagay nang hindi nag-iisip. Ang downside ay huminto kami sa pagbibigay pansin sa mga maliliit na pagkakamali. Mga gawi, plus, sinasadyang pagsasanay, equals, mastery reflection at pagsusuri, ay isang proseso na nagbibigay daan sa iyong manatiling mulat sa iyong pagganap sa paglipas ng panahon. Kung mas mahigpit tayong kumapit sa isang pagkakakilanlan, mas nagiging mahirap na lumago sa kabila nito. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell
upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.